Simula sa Sabado, mamamahagi ng tulong pinansyal para sa mga nangangailangang mag-aaral ang DSWD. Kung sino-sino ang mga pwedeng makatanggap ng tulong at ang requirements. Alamin sa report ni Cedric Castillo. Opo, sir. Solo parent, apat na anak ang itinataguyod at sumasa ilalim sa chemotherapy dahil sa stage 4 cancer. Yan si Neng Areza na natsyempohan naming nakapila sa DSWD Central Office sa Quezon City para humingi ng medical assistance. Natigil po ako sa chemo ko noong April pa. Tapos nirisitahan ako ng panibagong gamot. Hindi namin kaya, sir, kasi 12,000 ang isang kada inom ko, 12,000. Hindi po talaga kaya ng anak ko. Yung anak ko lang din ang inaasahang ko. Bukod sa iniindang karamdaman, pinoproblema din daw niya ang pag-aaral ng kanyang anak. Kaya naman nakahinga na raw siya at ang kanyang anak nang maluwag nang malamang maglalabas ng Educational Cash Assistance ang DSWD. Gusto talaga ng anak ko mag-aaral. Malaking tulong po kung sakasakali. Bala ko po kapag nakuha ko po yung ganong kalaking pera, isibibili ko po siya ng uniform. Tsaka po sa mga school supplies. Simula ngayong Sabado, August 20, mamamahagi ang DSWD ng educational assistance sa mga nangangailangang mag-aaral. Bahagi ito ng assistance to individuals in crisis program ng ahensya na tatagal hanggang September 24. Children coming from poor families will be given cash assistance to buy their school supplies or whatever need that they need in school. Cash daw itong ibibigay, 1,000 hanggang 4,000 pesos depende sa grade o year level. 500 million pesos ang ilalang budget ng DSWD para rito. Ayon pa sa DSWD, kabilang sa mga pasok sa listahan ng mga student in crisis, ang mga mag-aaral na breadwinner, working students, anak ng solo parent, walang trabaho ang magulang, anak ng OFWs, at mga biktima ng kalamidad o di kaya'y pang-aabuso. 30 bata per family. So kung may dalawang kolehiyo kayo nag-aaral, isang first year, isang fourth year, take for 4,000 po yun, so 8,000 po yun. Meron kang anak na senior high, so 3,000 po yun. So 8,000 plus 3,000, 11,000 po yun. Enrollment certificate at school ID lamang ang requirements para sa pagkuha ng ayuda na ibibigay kada school year. Hakbang daw ito para mas mapadali ang proseso ng aid distribution. Inihahanda na ng DSWD Central Office at ng regional offices nito ang pipilahan ng mga mag-walk-in para sa cash assistance. Pero para makaiwas sa pila, maaari naman daw mag-email para magpa-schedule ng pagkuha ng cash grant. Cedric Castillo, GMA News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Maaaring mapanood ang State of the Nation at iba pang newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso naman abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.